Muling lumakas bilang super typhoon ang bagyong Mawar habang ito ay kumikilos papalayo ng Guam. Direktang tinamaan ng Guam nang magbuhos ng malalakas na ulan at hangin ang bagyong Mawar. Sa mga paunang ulat, ilang bahay ang nawasak at nawalan ng kuryente dahil sa bagyo. Wala pa namang mga ulat na mga casualties. Nitong Martes, inaprobahan ni U.S. President Biden ang emergency declaration para mabigyan ng tulong ng gobyerno ng Amerika ang isla ng Guam. Bago pa nanalasa ang Super Typhoon Mawar, inabisuhan ang mga Pilipino sa Guam na huwag munang lumabas at manatili muna sa loob ng bahay sa panlalasa ng Super Typhoon Mawar. Sabi sa talaradyo ni Patrick Luces, ang pangulo ng Filipino community ng Guam, wala silang supply ng kuryente at mahina ang supply ng tubig. May mga naitala rin anyang flash flood at landslide at may mga nagtumbahan ng mga puno sa kalsada. Pinayuhan din anya silang lumayo sa mga bintana ng bahay dahil sa malalakas na hangin na dala ng bagyo. Aalamin pa anya kung may mga Pilipinong inilikas sa mga shelter. Ayon kay Luces, nasa 50,000 ang mga Pinoy sa Guam. Majority of the structure here on Guam is concrete. We don't know the number of Filipinos that have temporary shelters or have gone into concrete shelters. We'll be able to know more of that in the coming days. Everyone is abiding by the government's mandates to shelter in place and to be safe, and then not to be going out in the streets.